Ed Sullivan of El Cosechas Gardening Solutions. And today, magtatanim po tayo ng Carolina Reapers. But while planting these Reaper seeds sa seeding tray, syempre, we'll be discussing about the basic of ano, yung mga chili peppers. Okay, so welcome to El Cosechas. So, karamihan sa atin mahilig kumain na may sausawan na maanghang. So, syempre, andyan yung famous na sili. Yung siling labuyo, siling haba, or tinatawag natin cayenne pepper. So, yun. Basically, yung anghang ng sili is nanggagaling sa seeds mismo. Sa seeds. So, for sa mga hindi pa nakakaalam, sa mga starters or sa mga tawag dito bagungan sa sili, so yung anghang nito nanggagaling sa buto, hindi sa meat. Okay, so kaya nga pag masyadong maanghang yung sili, hindi ba gumagamitan ng gloves, ng mga ganitong klaseng ano, coolers, para hindi manghang, kasi matagal pa naman tumatanggal sa kamay. Diba? Eh, what if sa kalagitnaan ng ginagawa mo, magsi-CR ka, edi goodbye. Kasi kahit maghugas ka ng kamay ng ilan beses, naiiwan at naiiwan yun, ano, yun anghang. Okay, so yung main ingredients nito pala ay yung tinatawag nating capsicum or capsaicin. So meron naman tayong tinatawag na parang barometer kung saan na i-measure nila yung tindi ng anghang. Tindi ng anghang ng sili. So, tulad nitong Carolina Reapers, this is one of the hottest, diba? If not the hottest na sili sa buong mundo, as declared by the Guinness Book of World Records. Yun. So yung basic ng yung konting background sa Carolina Reapers. It is a cultivar of the Capsicum chinensis plant. Okay, so ito ay na-develop sa South Carolina ng isang breeder na ang pangalan ay si Ed Curie. So the pepper is red and garnered with a bumpy texture and small pointed tail. So kung makikita mo sa mga Google images or sa YouTube channels na may mga nagpapakita ng paano mag-harvest, paano mag-plant ng reapers, so makikita nyo kung gaano kaano, gaano yung itsura ng reapers nila. So yun ano, kakaiba yung itsura nito sa regular na sili. Okay? So anyway, ako dati nung food processing ako, ang ginagamit kong sili ay yung one cayenne pepper. Ang tawag nila dito sa Buanga yun, espada. Okay, yung iba naman, tawag nila doon siling haba. So, ganun din. Kasi, kung titingnan nyo, yung anghang ng sili nasa buto. Wala sa katawan niya. I mean, wala sa meat ng mismong sili. Yun. So, ito yung Carolina Reapers seeds. Kaya nga ako gumagamit nito kasi kahit tuyo na yan, may anghang pa rin yan. So, matagal mawala yung anghang. Alright, so, paano ba minimeasure yung anghang ito? Ano tayong tinatawag na Scoville Scale. So, yung Scoville Scale ng Carolina Reapers is 1,569,300 on the average Scoville scale. So imagine mo kung gaano yung kaanghang. Diba? Yun. So anyway, itatanim na natin to sa seeding tray. And then after a few days, we'll make an update
para dito. So this is Carolina Reapers. So umpisa natin mag-plant ng seeds. So itong mixture ng ano ng soil nito is ganun din, garden soil na meron carbonized rice hull and vermicast or vermicompost. So yung vermicompost medyo dinamihan ko ng konti dito kasi syempre nag-germinate tayo. So this, ang gagawin natin, isang seed kada isang hole. At least makita natin yung progress nila. So ano bang pwedeng gawin ng ano? Ano bang product or products na pwede natin gawin out of these chili peppers? Itong Carolina Reapers or yung cayenne pepper. Actually, nung nasa food processing ako noon, gumagawa ako ng bottled Bicol Express. So, syempre, Bicol Express is maanghang na ano, na food. So, ginagamit ko doon is cayenne pepper. Yun. So, other than that, hindi naman gumagawa ng chili sauce. Diba? Hinahalo sa ibang sauces na gusto nila na maanghang. Ang alam ko itong Carolina Reapers, isa to sa ingredients sa ano, sa paggawa ng pepper spray. Yung pang spray sa ano, pang pang self defense mo. Diba? Kasi kung imagine ano, babae ka, wala kang kalaban-laban kung atakihin ka ng tao, 'di ba? Ng holdupper or something. Or rapist, eh kung wala kang hindi ka marunong sa martial arts, sa self-defense, at least kung meron kang pepper spray, hindi may chance kang mag-survive. Diba? So imagine mo yung pepper spray na sobrang anghang tumama sa mata mo. Imagine mo kung anong mangyari sa mata mo kung gaano ka anghang ang mukha mo. Diba? So shout out pala dun sa barkada ko si Richie. So actually siya itong nagpa-germinate na niya. Pwede baka gusto, baka pwedeng pa-germinate ng Reapers. So, yun. So actually itong ginagawa ko ngayon, this is ano, the third batch na ng Reapers. So ta-transplant na to sa farm. And yun, I think ano, magsusupply sila sa, mayroon silang pagsusupply yan. And of course, dun sa partner niya si Nikki. Yeah, shout out niya kay Sir Nikki. So, don't worry. Sana maganda yung labas nito. Kasi, syempre, sa germination stage pa lang. Germination stage. Isang stage pa lang yun. So, magdidepende pa rin yan kung paano mo siya alagaan para lumaki. At mamunga ng marami. Diba? So, tulad ng ibang plants, you have to consider yung mga nutrient requirements nila, mga macro and micronutrients, diba? Of course, don't forget yung sunlight, kasi syempre need ng plant talaga ng sunlight para lumaki. And yun yung soil condition na dapat, isa na yun, buwaghag, nutrient-rich soil na meron, tawag nila yung NPK, diba? Nitrogen, potassium, and phosphorus. Yun. So, kung meron kayong mga questions, huwag kayong mahiya mag-comment dyan sa baba. Of course, huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe sa channel ng El Cosechas. By the way, yung word na cosechas is a Spanish word. So dito sa Zamboanga, Zamboanga City kasi is the only Spanish speaking city sa Mindanao. Diba? Kasi alam ko sa Luzon, sa Cavite,
May mga ano, Chavacano speaking one pa sila doon. So, Zamboanga is purely Zamboangueños, purely ano, Chavacano. So, sabi nila, el Chavacano, un poquito español. Yon. Oh, I missed the spot. So, yung cosechas sa Chavacano, sa Spanish, means harvest. El cosechas, the harvest. So, yun ang name ng ano, ng maliit kong hobby. Actually, 2-3 years ago, naka-focus ako sa hydroponics. Yes. Pero siyempre, gusto ko rin, ano, gusto ko rin yung mag-plant sa lupa. Kaya, yun, sinabay ko na rin. Yun, natapos na tayo dito. And siyempre, tatakpan na natin yan isa-isa, tapos iwan natin ito ng ilang days para mag-germinate. Siyempre, huwag kalimutan ano, diligan, diba? So tatago lang natin yan dito para mag-germinate, and after a few days yun, mag-umpisa na ito mag-sprout, diba? So guys, kung may mga questions kayo, please don't hesitate to comment down. Of course, mag-like, share, and subscribe sa El Cosechas channel. Okay, so until the next video, this is Edsel of El Cosechas. Stay safe and have a nice day.